ahead, 10 minutes. Once magsalita si Brother TJ, bukas ang 10 minutes. Okay, so unang tanong kapatid na Ray Moncada. Ito bang ginamit mong gawa? Sino bang nagsulat nito? Si Kristo or si Pablo? Ano pong pertaining anong chapter at verse? Gawa ano? Yung ginamit pong gawa, 22, yung ginamit mo po ninyo na si Pablo po ay nasubsob bilang pagpapatunay na pagka-apostol ni Pablo. Sino pong sulat po nito? Ang tanong ko po ay si Pablo ba ang nagsulat or si Kristo? Okay. Ang nagsulat po ng gawa ay si Lucas. Ang paksa po na aking patutunayan ko na si Apostol Pablo ay sugo ng Diyos ayon sa Biblia. Yung Biblia na ginamit ko, aklat ng mga gawa. Kaya nakatayo yung aking paksa, si Pablo ay sugo ng Diyos batay sa aklat ng mga gawa sapagkat ang paksa ko ay ayon sa Biblia. Next question. Okay. So nabanggit niyo po na ang gawa ay sulat po ni Lucas. Mayroon po ba kayong referensya na ang gawa ay sulat ni Lucas? Okay. Ito yung sagot ko. Yung paksa natin is hindi kung patutunayan ko kung yung aklat ng Lucas ay sulat ni Lucas. Masyado kang malayo sa paksa. Ang paksa ko is ayon sa Biblia. Binasa ko na sa iyo sa aklat ng Lucas, pinapatunayan na naganap yung pagkatawag kay Apostol Pablo, si Lucas mismo ang nagpapatutuon nito. Next question. Next question. Nabanggit nyo kanina na si Apostol Lucas ay naging witness, nagpatutuo na si Pablo ay pinili ni Kristo. Okay, ang tanong bro ay kapatid na Ray Moncada, noong kinausap ni Kristo si Pablo batay sa talatang ginamit ko sa Gawa 22, nandoon ba si Lucas? Nandoon, okay. Yes or no? Sorry, napasabat ako agad. Okay, ito po yung sagot. Una, by correction, hindi po apostol si Lucas. Ikalawa, si Lucas na alagad ni Jesus na kinasangkapan upang sumulat ng Biblia dahil Biblia yung ating batayan, siya po ang nagpatotoo na tunay na naganap yung pagkasugo. Ibig sabihin, kung paano isinulat ni Lucas, hindi po laging by witness na nakikita ng mata. Sapagkat sa paniniwala po namin, ang Biblia ay isinulat sa iba't ibang kaparaanan. Gaya ng aking binanggit, maliwanag sa aklat ng Lucas na si Apostol Pablo itinala niya na hindi nagsinungaling sa kanyang patutuo sapagkat naganap talaga ang pagkatawag sa kanya. Next question. Okay. Sunod na tanong. Nabanggit nyo kanina kapatid sa unang tayo po ninyo na si Lucas ay naging witness. Yun po ang aking pagkarinig eh. At uling tanong ko sa inyo ay kung nandoon ba si Lucas noong kinausap ni Kristo si Pablo. Brother DJ, excuse me. Minute ko lang, 6 minutes and 55 seconds ang oras. Atras po kayo ng konti sa camera para hindi kayo maputol. Apo, yan. Sorry. So ang oras mo, Brother DJ, ay 6 minutes and 55 seconds. Go ahead. Okay, so nabanggit nyo kanina, kapatid, na si Lucas ay naging witness at nagpatutuo kay Pablo na siya ay pinili ni Kristo. At tinanong ko po kayo kanina kung ito bang si Lucas ay witness noong siya ay naganap ang usapin ni Pablo at ang Kristo. At sabi niyo po ay hindi siya naging witness, hindi po siya nandoon. So paano niyo po mapatunayan na ang Lucas na ito ay witness na hindi magpala nakita yung sitwasyon or pangyayaring pag-iusap o nag-usap itong Kristo na ito at si Pablo? Okay. Unang-una, hindi ko kasi tungkulin na patunayan kung authentic yung sulat ni Lucas. Ibang paksa po yan. Hindi ko rin paksa na patunayan kung yung paraan ng pagsulat ni Lucas it is witnessing or by revelation. Ang paksa ko is ayon sa Biblia. Kaya binasahan kita ayon sa aklat ng mga gawa. Biblia kasi ang ating paksa. Kaya sigurado, malamang, o alisin ko yung salitang malamang, sigurado na si Apostol Pablo ay sinugo ng Diyos sapagkat batay sa ating paksa, ayon sa Biblia. Hindi natin paksa kung authentic ba yung sulat ni Lucas o hindi. Ibang usapin po yan. Ikalawa. Next question. Sunod na tanong kapatid. Ayon sa Biblia, pinapatunayan mo, ilan ba ang pinili ni Kristo na apostol batay sa Lucas 12? Ilan po? Okay. Lucas 12? Apo. Yung tinutukoy mo ba is yung pagkatawag ng 12 apostol? Yes po. Ilan po ang apostol ang pinili okay. po ni Kristo? Opo. Ilan po? Okay. Sa Biblia, ang pagsusugo ni Jesus hindi po nahahanggahan ng 12. Si Apostol Pablo may bukod na pagkatawag. Tumawag siya ng 12 apostol, subalit matapos po doon, sabi ni Lucas, totoo yung testimony ni Apostol Pablo na tinawag talaga ni Kristo. Kaya merong bukod na pagkatawag si Apostol Pablo patungkol sa pagsusugo sa kanya. Hindi namin inaangkin na si Apostol Pablo ay umaangkas sa pagkasugo ng 12 apostol. Hindi po, sapagkat si Apostol Pablo
meron pong bukod na pagkatawag sa kanya. Sa Roma 16:25, siya po ay pinapahayagan ng hiwaga. Kaya kung paanong yung unang 12 ay pinapahayagan, tinawag, ganun din may bukod na pagkatawag si Apostol Pablo. Next question. Okay, ayon dito kapatid sa Matthew 19:28 at sinabi dito, sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo kapag ang maghari na ang anak ng tao ay sa kanyang trono ng kaluwalhatihan sa bagong daigdig, kayong sumusunod sa akin ay uupo din sa 12 trono. Ang tanong, saan po uupo si Kristo sa 12 trono na paupuan ni Kristo? Sa langit. Okay. Yung trono na tinutukoy mo, hindi po siya literal. Yun po ay may ibang kahulugan. Nga lamang, masyado kang malayo sa paksa. Hindi mo kailangan problemahin kung uupo, kung saan uupo ang mga apostol o si Kristo. Ang dapat mong problemahin kung paano mo tututulan yung aking paksa ayon sa Biblia na basa ko, si Apostol Pablo, sugo ng Diyos at pinatotohanan ito ng mga alagad ni Jesus. Next question. Okay, ulitin ko yung tanong. Dito sa 3 minutes. Okay. Dito sa 12 alagad na pinili ni Kristo, Mr. Moderator, ang tanong ko, kabilang ba si Pablo sa 12 alagad na pinili ni Kristo ayon sa Lucas, sa his talatahong 12-14? Kabilang po ba si Pablo? Yes or no? Ang sagot, ang pagsusugo sa apostol, hindi ho nahahanggahan ng 12. Sapagkat sa Gawa 9:17, si Apostol Pablo ay mayroong bukod na pagtawag sa kanya. Kung kayong mga Muslim naniniwala 12 lang, kayo po yun. Pero ang Biblia nagtuturo, hindi ho nahahanggahan ng 12 ang pagsusugo ng mga apostol ni Hesus Kristo. Kaya po kahit po si Pablo, hindi kabilang doon sa 12 ay may bukod po siyang pagkahirang galing kay Kristo. Binasa ko na nga po. Next question. Okay, sunod na tanong. Binanggit mo kanina, kapatid, yung sulat ni Pedro. Sorry. Sorry, ulit. Okay, ulit. Binanggit mo kanina na si Pedro ay nagpatutuo patungkol sa pagka-apostol ni Pablo. Ang tanong, nakita ba o narinig ba ni Pedro na nung kinausap ng Kristo, itong si Pablo? Yes or no? Pardon, kanina pa ako nahihirapan sa Yung boses mo bigla may napuputol sa gitna. Pasensya na kapatid ah. Sorry. Ulit lang yung tanong. Okay. Stop the time. Ulit yung tanong. Ulit mo yung tanong, brother. Okay, please repeat the question. Okay, nabanggit niyo po kapatid na Raymond Cada na si Pedro ay nagpatotoo at siya isang witness. Ang tanong ko, noong kinausap ng Panginoon o noong kinausap ni Kristo si Paul at kanyang pinili kuno si Pablo. Ang tanong, narinig ba ni Pedro or nakita? Yes or no? Ito po sagot. Una, hindi pinili ko no. Sapagkat gaya ng aking binanggit, mayroong pagtawag na ginawa si Kristo. Yung binasa ko, sinang ayunan ni Apostol Pedro, yung pagkasugo kay Apostol Pablo sa paraang kinilala niya na may karunungang taglay na galing sa Diyos si Apostol Pablo. Ikalawang Pedro, 3:15. Ang sabi niya dito, inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas na gaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. Si Apostol Pedro ang nagpapatotoo po niyan. May karunungan siya. Last question, Brother TJ. Okay, so nabanggit mo yung salitang karunungan at naging apostol si Pablo dahil sa salitang karunungan. Pag sinaang tao ba ay magtataglay ng karunungan, automatically, ito ba'y apostol? Yes or no? Ulit yung tanong. Nahihirapan. Pasensya na, hindi ako nagdadahilan. Ha? Nagpuputol talaga yung salita mo. Ang ped, tapos ganun na agad. Ulit lang, kapatid. Sorry. Pakiulit lang tanong, Brother Teddy. Okay, nabanggit mo kanina, Raymond Cada, na kaya nga ito kinilalang apostol ni Pedro si Paul dahil nagtataglay siya ng karunungan. Pag sinabi ba ang tao ba ay magtataglay ng karunungan, automatically apostol na? Yes or no? Ito yung aking sagot. Si Apostol Pedro, siya mismo ang nagpapatotoo na yung kanyang sulat may taglay na karunungan galing sa Diyos. Ibig sabihin, kinikilala niya na si Apostol Pablo ay may taglay na karunungan. Hindi basta karunungan kagaya lang sa atin, kundi karunungan galing sa Diyos. Ay sayang, hindi na po. Sorry. Sige. Ayan, so
saya. Pati yung mga audience natin nagde-debate. Salamat sa inyong dalawa. I-risk ko lang yung schedule time. Tayo dadako sa 10 minutes na cross-examination. Set ko lang po yung 10 minutes. Alright, Brother Ray, handa ka na ba sa 10 minutes cross-examination? Okay, yes. Yes, okay na. Ready na. Okay, so pag ready na, i-click ko na ang 10 minutes. Okay, first question ko, kapatid. Ang sabi mo sa huling pahayag mo, yung aklat ng mga gawa ay hindi sinulat ni Lucas. Si Pablo ang nagsulat. Ang tanong, may ebidensya ka ba na sinabi ni Pablo ang aklat ng mga gawa ay sulat niya? Mayroon! Opo, mayroon po tayong, marami po tayong ebidensya, mga kapatid. No? Batay sa aking mga resibo sa aking likod, ngunit hindi po yan ang ating paksa. Kung mayroon tayong may presenta. Teka lang, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Okay. Habang ako po ay sumasagot, so wag po siyang tumawa na marinig kasi medyo ano po yun. Counter po. Ano counter mo? Sige. Una, wala naman rules tayo na bawal akong tumawa. Ikalawa, hindi naman ko pinarinig yung tawa ko. Ikaw lang ang umistop. Pangatlo, sorry kapatid. Sorry naman lang. Pangatlo, yung question ko is based sa sinabi mo mismo. Sabi mo kasi, yung aklat ng gawa, sulat ni Pablo, hindi ni Lucas. Kaya sinundang kita doon. Yun po, moderator. Okay, so ganito. Salamat sa inyong pre-objection. I-avoid siguro natin, Brother Ray, yung tumawa para hindi siya ma-interrupt sa kanya pong pagsasagot. Meron kasi tayong 40 seconds. Pagka lumagpas doon, ipapahintuin ko siya. Pwede siguro tulad ng debate nyo ni Villanueva, Eric Villanueva, na smile lang, smile. Yeah. Alright, so ganun lang. So patapusin natin siya. So ako naman magsabi ng next question. Ngayon, pagka hindi naman niya nasagot yung tanong niya, wala kasi tayong categorical. So pagka nakadalawa ka ng tanong na hindi na pa rin nasagot, di mag-proceed ka ng next question. Let the audience decide. Okay? So salamat po sa inyong dalawa. Proceed tayo. Ang ating time ay 9 minutes and 25 seconds. Next question, Brother Ray. Teka lang, Mr. Moderator. Nasagot ko na po yung tanong po niya. Mayroon, sabi ko. Kaya nga, so mag-next question na siya. Follow-up question. Pwede ka bang magpakita ng ebidensya? Kasi ang paksa natin ayon sa Biblia. Pwede ka bang magpakita ng ebidensya na sinabi sa Biblia ni Pablo na yung aklat ng mga gawa ay hindi sulat ni Lucas, kundi sulat niya? Objection, Mr. Moderator. Di ba ang rule natin ay tanong at sagot? Ngunit pag sinabing pwede, ay papasok po yun sa pakikiusap. So magtanong po kayo, kapatid na Raymond Kada, huwag po kayo makiusap. Next question po. Okay, rephrase ko yung tanong. Go ahead. Nung sinabi mo na yung aklat ng Lucas ay sabi ni Pablo, sino ang nagsalita, ikaw o si Pablo? Kung si Pablo, anong talata? Ako po ang nagsalita. At batay po sa mga referensya ng ating kong babasahin, ang gawa po ay sulat po ni Pablo. Sapagkat si Lucas po ay sekretary ni Pablo. Kaya kung ano po ang sasabihin ni Pablo patungkol sa kasulat ni Lucas, ay yun po ang masusulat. Kaya yung knowledge, yung kaalaman na ibinigay kay Lucas kuno, ay galing po yan kay Pablo. Siya po ay sekretary ni Lucas. Kaya yung tindig po ninyo na sino si Pablo ay isang apostol, batay sa mga talatang ginamit po ninyo, ay napakawik po yun sapagkat siya lang mismo ang nagsulat at siya lang po ang author niyan. Next question please. Sunod na tanong. Saan ho mababasa na si Lucas ay sekretary ni Apostol Pablo? Okay, nasa Biblia po at sa mga referensya. Oh. Saan po? Teka lang, Mr. Moderator, mayroon po akong oras eh. Hindi po siya pwede sumingit pag nagtanong po siya. Stop po, tapos tutuloy. Hindi po siya pwede mag-in kasi oras po. Okay na, brother. Okay na, brother. Let the moderator speak. Okay, pagka meron na kayong i-address sa moderator, ako na bahala. So, Brother Ray, after mo ng tanong, di wait ka ng sagot niya. Brother TJ, ang tanong niya kung saan mababasa na si Lucas ay sekretary ni Pablo. So, Brother Ray, wait for his answer. Okay? Okay. Brother Ray. So, yung salitang sekretary po ay sa referensya po natin mababasa, ngunit yung salitang sinabi ni Pablo ay aking sulat ay sa Biblia po natin mababasa. Na maraming talata na sinabi ni Pablo na aking sulat, aking itong isinulat. Opo, mamaya kung tanungin mo ako ng verbatim na sinabi mismo ni Pablo na aking sulat, ay ipapakita ko sa iyo kapatid na mayroong sinabi si Paul na aking sulat. Next question. Yun nga yung question ko. Saan ho sinabi ni Pablo na yung aklat ng mga gawa ay sulat niya? Yun po yung aking question. Okay, nasa Biblia po yan at saka referensya kapatid. Opo, ang trabaho po ninyo magtanong, huwag po kayong maghanap.
Magkaiba po yung pagtatanong at magkaiba po yung paghanap. Naghanap po kayo, kapatid. Dapat magtanong lang po kayo. Next question, please. Objection, moderator. Sige, what's your objection? 6 minutes and 49 seconds. Kasi hinahanap ko po yung kanyang sinabi. Right ko pong hingiin sapagkat siya ang nagsabi. Sa Biblia daw eh. Sa Biblia, si Lucas daw, si Pablo daw ang sumulat ng aklat ng gawa, hindi si ano. Siya mismo nagsabi niya eh. Kaya dahil ang paksa natin ayon sa Biblia, rights kong hanapin anong talata. Yun po yung aking objection, moderator. So brother, Tijan, tanong niya anong talata now? Okay, kapatid na moderator, sinabi ko po yung salitang si Lucas ay secretary po ni Pablo batay sa mga referensya. So ngayon ay wala akong referensya kasi ang gamit natin ay Biblia lang. Opo, batay maraming referensya po yan. At kahit magbasa rin po kayo ng iba't ibang ano, is to prove na itong si Lucas ay naging secretary ni Pablo. Ewan ko lang kung tututulan ng ating katunggal. Okay, next question. Okay. May referensya, bumanggit ka na sa referensya. May referensya ka bang maipapakita na si Lucas ay apostol, ay, sorry, na si Lucas ay secretary ni Pablo sa pagsulat ng mga gawa? Pwede ka magpakita ng referensya ayon sa mismong sinabi mo? Mayroon. Opo, yun pong sagot po natin. Napakadami po yan, kapatid. So, kahit na i-Google mo yan, lalabas po yan. Pero hindi po tayo, hindi po yan ang ating paksa. Tulad ng inyong kanina, lumilikay po kayo sa aking tanong kasi sabi nyo, hindi po sa paksa eh. So, mag-stick po tayo sa paksa. Ang paksa po natin ay si Paul, siya po ay isang apostol. Hindi po batay kung siya ay secretary. Kasi pag yan pong halo-halo po ang ating topic, lalabas po tayo, napakadaming topic kung duwitin natin pag-usapan. Balik po next tayo sa paksa. Next question. Next question. Pasensya ka na kapatid, hindi kita bibitawan dito kasi ang paksa natin is si Pablo apostol ayon sa Biblia. Pero kasama sa cross natin is questionin lahat ng lumabas sa bibig. Sinabi mo na yung aklat ng Lucas ay sulat ni Pablo at hindi ni Lucas. Sinabi mo na ang aklat ng gawa ay hindi sulat ni Lucas kundi sulat ni Pablo. Sabi mo, mababasa sa Biblia at saka sa referensya. Anong talata at anong referensya na maipapakita mo na sinabi ni Pablo si Lucas ay sekretary niya sa pagsulat ng aklat ng mga gawa? Okay. So kung referensya ang ating pag-usapan, kapatid, ay hindi natin muna yan maipakita ngayon kasi ang daming referensya sa likod eh. Pero kung mababasa ko sa iyo sa talatang ito na mayroong itong talata na ito ay sinulat ni Pablo, ay wala bang challenge to, kapatid na moderator, or objection? Objection. All right. Objection. Ganito, sa ating rules, wala kayong challenge to showdown. At kung ano yung tanong, yun ang sasagutin ayon sa ating rules. So pakinggan natin. Ang ating pong oras ay 5 minutes and 52 seconds. Pakinggan natin ang sagot ni Brother Teji doon sa talatang hinanap ni Brother Ray. Ngayon kung sabihin niyang wala, the next question tayo. Huwag mo na ipinit, Brother Ray. Mayroon po, Mr. Moderator. Okay, mayroon. Opo, mayroon. Sinagot na kita. Ang tanong mo, mayroon o wala? Ang sagot ko, mayroon. O, pang sina, okay. Yung sagot ko, mayroon. O, next question. Follow-up question. Sabi mo, mayroon. Anong talata na sinabi ni Apostol Pablo na si Lucas ay sekretary niya sa pagsulat ng aklat ng mga gawa? Okay, ang sinabi kong mayroon bro, referensya, walang talata. Teka lang, wait lang. Go ahead. Mr. Moderator, pag magtanong po siya, huwag siya magsisirap. Okay. Sorry kapatid, sa akin yung mali. Sorry. Mr. Moderator. Excuse me. Napapansin ko si kanina eh. Dala po. Napapansin ko eh. Interrupt siya ng interrupt. Brother, excuse me lang. Relax lang po kayo. Ipos ko lang yung time. Ang ating time ay 5 minutes and 14 seconds. Brother Ray, pag nag-react ka, ay kung gusto mo mag-smile, smile lang. Huwag kang tumawa o mag-react na naririnig niya para hindi siya ma... huwag ka muna tumawa, Brother TJ. At okay? Makinggan mo kasi ikaw nag-object nito. Pinapanigan ha? Makinig mo na kayong dalawa. Pag ang isa nagtatanong, pakinggan ang tanong and then sagutin. Habang sumasagot ay huwag mag-react o mag-interrupt na naririnig. Kung gusto niyo mag-smile, smile. Pag gusto niyo tumawa, i-mute niyo ang inyong volume. Go ahead tayo sa atin pong question and answer, 5 minutes and 14 seconds. Pakinggan natin si Brother Ray, pakiulit ng tanong mo at nang maulit ang o mapakinggan ni Brother Teddy ang tanong mo. Go ahead. Okay, eto, maliwanag yung tanong, kapatid. Sinabi mo sa huling bahagi ng pahayag mo, yung aklat ng mga gawa, hindi sulat ni Lucas, kundi ni Apostol Pablo. Then, sa tanong mo, ang sabi mo, si Pablo ang sumulat dahil sekretary niya si Lucas. Ito yung question, maliwanag.
Saan po mababasa talata sa Biblia at yung binabanggit mong referensya na sinabi ni Apostol Pablo, si Lucas ay sekretary niya sa pagsulat ng aklat ng mga gawa, gaya ng mismong lumabas sa bibig mo? Okay, ang sagot. Okay, dito ho sa talata hong gawa, sa talata, fourth chapter po ng talata, nabanggit po dito sa ano? Talata ito. Sabi ho, sa talata, sa aking unang aklat, ay isinalaysay ko ang lahat ng ginawa at itinuturo ni Jesus. So dito sa talatang ito bro, ay mayroong aklat itong si Pablo. Oh. Anong aklat yan, sir, kapatid? Kasi hindi mo binanggit eh. Okay, Mr. Moderator. Mayroon akong oras. Okay. So oh, brother, okay, okay na. Brother Ray, wag mo na mag-interrupt. Tsaka brother TJ, okay, makinig po muna kayo para madali sa ating pag-ayos. Brother TJ, pagka nagbigay po kayo ng talata at book, paki-clear lang para mapakinggan ang iyong kausap at nang hindi siya kumbaga masundan niya ang iyong sagot. Okay? So okay. Ulitin natin, 4 minutes and 23 seconds. Brother Ray, wait for his answer. And please, Brother TJ, paki-clear ng iyong boses at okay. Sabihin mo at ang aklat. Go ahead, 4 minutes and 23 seconds. Gawa! Gawa uno-uno. Basa! Dito, sa aking unang aklat, ay isinalaysay ko ang lahat ng ginagawa at itinuturo ni Jesus. So dito sa talatang ito, mga kapatid, ay mismong nagpapatunay na mayroon palang aklat itong si Pablo at kanya daw isinalaysay. O paano na isasalaysay, kapatid, kung hindi na isusulat? Next question, please. Go ahead. Okay. Batay sa talatang ginamit mo, gawa 1, talatang 1. Saan po sa talatang yan sinabi po diyan na si Lucas ang nagsulat ng aklat ng mga gawa? Okay, wala po akong isa na Lucas, kapatid, pambihira. Kanina pa tayo, sabi okay. ko ang gawa ay sulat ni Pablo, hindi sulat ni Lucas. Counter. Brother Objection. Post muna natin. Brother Ray, ang paki-refresh ng iyong tanong, at tanong mo ay saan mo mababasa na si Lucas ang sumulat? Paki-refresh doon. Ang tanong ko, Pastor, batay sa gawa 1-1, saan ho dyan mababasa na sinasabing si Lucas at si Pablo ang sumulat ng aklat ng mga gawa? Ayun, yun ang tanong. Kaya pinarefresh ko sa'yo dahil kanina si Lucas ang tinanong mo. Sorry. Okay, so 3 minutes and 22 seconds. Brother TJ, yun ang tanong niya. Saan dyan na si Pablo? Go ahead. Okay, actually, kung verbatim na masabi natin, nababasa natin na si Pablo. Ngunit, halimbawa, sinabi ni Ray Moncada, ako ang nagsulat. Hindi na kailangan pa na banggitin ang pangalan ni Ray Moncada. Automatically, siyang nagsulat. Pag sinabi ni TJ, ako ang nagsulat. So hindi na kailangan na banggitin pa yung pangalan ko para masabi na kung nagsulat. Okay, next question please. Follow-up question. Saan ho sa gawa 1-1 sinasabi ni Apostol Pablo na yung gawa ay sulat niya at hindi ni Lucas? Well, okay. So wala tayong mababasang ganun verbatim sa talata, kapatid. Ngunit okay. pag sinabing ako ang nagsulat tapos si Pablo ang nagsalita, ay automatically si Pablo ang nagsulat, hindi mo na kailangan hanapin ang kanyang pangalan. Napaka ano naman na argumento yan, kapatid. Maliit masyadong ano. Okay. Brother TJ, no side comment please. Go ahead. Sorry. Okay. Okay. Follow up question. Pwede na? Okay. Sabi mo dito, pinagbatayan mo, sabi mo si Pablo sumulat. Ang sabi sa gawa, ang unang kasaysayan na ginawa ko o Teopilo ay tungkol sa lahat ng pasimulang ginawa ni Jesus, ginawa at tinuro ni Jesus. So tanggap mo ba ayon sa iyo na si Pablo sumulat nito ay sinasabi sa talata na yung sa pasimula ang itinuro, sabi mo si Pablo ay mga turo ni Jesus. Tanggap mo ba ayon sa talatang ginamit mo na si Pablo nagsasabi yung kanyang isinulat ay turo ni Jesus? Okay, so moderator, sasagot ako. Itong talatang ginamit ko po ay magkaiba po sa talatang ginamit niya. Sabi ko sa talatang ginamit ko, magandang balita, Biblia, sabi niya, isang salin, sa aking unang aklat. So ito pa lang si Pablo, mayroon siyang aklat. So paano magkaroon ng aklat kung hindi mo isusulat? Opo. So maliwanag na itong gawang ito, kapatid na Raymond Cada, ay sulat ito ni Pablo. Sa aking unang aklat ay isinalasay ko sa lahat nang ginawa na itinuro ni Jesus. Next question, please. Sabi mo, si Pablo sumulat dyan. Ang sabi ng sumulat, isinalaysay niya daw ang lahat ng gawa at itinuro ni Jesus. So tanggap mo ba si Pablo ayon sa batayan mong talata, itinuro niya at isinalaysay lahat ng turo ni Jesus?
Okay, sagot. Yung Jesus na tinutukoy ni Pablo sa talatang ito. Ay, teka lang. Ay, hindi ito ang tunay ni Jesus. Ako. Ang gusto kong patunayan sa iyo na ang aklat na ito, sabi ni Pablo, aking unang aklat. Kaya to proven na ang gawa ay sulat ni Pablo. Next question, please. Time na po. Sorry. Sorry, brother. Sorry. Okay, na tumawa. Okay, salamat sa inyong dalawa. Kusin tayo sa ating cross-examination. Brother Ray, Brother DJ, go ahead. 10 minutes. Okay, unang tanong. Handa ka na bang sumagot, kapatid na Ray Bungkada? Yes or no? Bukas na po yung hapag. Magtanong na po kayo, kapatid. Okay, so, nabanggit nyo kanina, kapatid na Ray Bungkada, itong si Lucas ang nagsulat ng gawa. Tama ba ito o mali? Okay. Ang aklat ng mga gawa, ito po ay sulat ni Lucas. Kasi po, maraming mga scholar ang nagpapatotoo po niyan. Ang paksa natin ayon sa Biblia at referensya. Ayan po, Lucas. Ayon sa Biblia, Lucas. So, maliwanag na yung aklat ng mga gawa ay sulat ni Lucas. Ikalawa, ayon po sa sulat ni Lucas, pinapatunayan na tunay na naganap na si Apostol Pablo ay talagang tinawag ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya tama ang paniniwala po namin na si Pablo ay tunay na sugo. Next question, brother. Okay. Anong talata, kapatid na Ray Mungkada, sa gawa na sinabi ni Lucas, verbatim ha, na ang gawa ay aking sulat? Anong talata? Okay. Ang paksa natin, ayon sa Biblia at referensya. Ito po. Ayan, Biblia. Oh, Biblia. Lucas. Okay. Ang tanong ko po ay talata, ibig sabihin Biblia, hindi po referensya. So ang tanong ko po ay anong talata po sa Biblia na sinabi po ni Lucas na salitang ang gawa ay aking isinulat? Verbatim, anong talata po? Mayroon o wala? Okay. Gaya ng ating paksa, ang paksa ko ayon sa Biblia at referensya. Ito po, matibay. Ayan. O scholar ang nagsabi, oh. Ayan. Ayan, Lucas. Hindi Pablo. Kung Pablo, ayawan na. Pero ang sabi diyan, Lucas. Mr. Moderator, objection? Okay. 8 minutes and 20 seconds. Okay, ang tanong ko po ay talata po na mababasa na sinabi po ni Lucas na ang gawa ay aking sulat. Yun po ang sinabi ni Lucas. Ano pong talata? Okay, eto sagot. Ang paksa natin, ang paksa po natin ayon sa Biblia at referensya. Eto na, oh. Ayan, Biblia po yan, oh. Biblia po yan. Oh, Lucas. Kung Pablo yan, ayawan na. Objection. May oras pa ako. Brother. May oras pa ako, Brad. Di ba kanina, umenter up ako, inanom ako? Dapat walang ganon. Okay, dahil lang mga kapatid. Linawagin natin. Pagka magsagot, ay pag nagtanong, hintayin yung sagot. At after ng sagot, kung may follow-up, doon na po. Unless kung mag-object. Ay, pwede yun. Opo, ganun lang, brother. At sa rules natin, makinig ko na kayo. Sa rules natin, sa pagtatanong, ay kung palagay mo hindi mo nagustuhan ang sagot, mag-proceed ka sa next question. Okay, sige. Okay. Opo. Okay, so sunod mo yung tanong. Okay. Dito sa Roma 3, talatang 7, nabanggit nyo po kasi kanina na hindi po nagsisinungaling si Pablo. Dito sa talatang ito, kapatid na Ray Mungkada, at ang sabi, tungkol naman sa aking kasinungalingan. Dito ba sa talata, ano ang nakasulat? Aking kasinungalingan or aking hindi kasinungalingan? Sagot. Okay. Yung binasa mo, talatang 7, putol. Itutuloy ko yung pagbasa. Sorry. Pakinggan mo lang, Brother TJ. Meron sa focus. Okay, go ahead, Brother Ray. Brother Ray, go ahead. Meron ka pang... Okay. Sensya na, Brother, ha? Babasa ako. O, gaya ng aking binanggit, yung binasa mo, talatang 7, putol. Kumbaga sa pagsasadula, hindi mo binuo, kaya hindi mo mabubuo yung pahayag ni Pablo. Ang sabi ni Pablo, kung sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay lalong lumitaw ang kalwalhatian ng Diyos, sapagkat lalong nakikilala na siya'y tapat, bakit pa niya ako parurusahan bilang isang makasalanan? Verse 8, kung gayon, bakit nga hindi natin sabihin gumawa tayo ng masama kung mabuti naman ang magiging bunga nito? Ganyan daw ang itinuturo namin, sabi ng mga naninira sa amin. Next question. Okay, ulitin ko yung tanong, Mr. Moderator. Ang tanong ko po ay Roma 3, talatang 7, hindi po kasama ang 8. Sabi sa talata,
Kung sa pamamagitan ng aking kasinungalingan, napakadali naman ang tanong to eh, ano po ang nakasulat? Aking kasinungalingan or hindi hindi kasinungalingan? Sagot. Okay. Madali daw yung tanong, madali din ang sagot. Yung binasa mo, talatang 7, putol, hindi mo binuo yung statement. Sapagkat sa verse 8, ito po yung sabi. Kung gayon, bakit nga hindi natin sabihin, gumawa tayo ng masama? Si Pablo pa rin ito, yung nagsasalita sa verse 7. Oh, huwag mo putulin. Gumawa tayo ng masama. Kung mabuti naman ang magiging bunga dito, ganyan daw ang itinuturo namin. Sabi ng mga naninira sa amin. Yung naninira, pinaniwalaan mo. Kaya paano ka magiging totoo? Yun pong pahayag na yan, ito po ay paninira lang kay Apostol Pablo. Hindi next, po si Apostol Pablo next, ang naninira. Next question. Okay, sunod na tanong. Binanggit mo kanina na salita ito ng Panginoon, hindi po salita ni Pablo mismo. Batay dito sa 1 Corinthians 7:12, nabanggit po dito, sa iba naman, sabi sa talata, ito ang sinasabi ko, sabi ni Pablo ha, ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon. Ang tanong, tutul ka ba na hindi Panginoon ang nagsasalita? Yes or no? Bago ko sagutin, clarification lang, Mr. Moderator. Anong talata ulit yung sinabi mo? 1 Corinthians 7:12 po. Opo, yan po nabanggit nyo kanina eh. Okay, sagot, brother. 1 Corinthians 7:12. 1 Corinthians 7:12. Okay, ito sagot. Itong sagot. Ito po, ang sabi niya sa 7:25. Pag itinuloy mo sa 14, talatang 37, kasi hindi pa tapos yung salita ni Pablo. Ang sabi dito, kung iniisip ni naman na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na isinusulat ko sa inyo na pawang utos ng Panginoon. Si Pablo mismo nagsabi, yung isinusulat niya daw sa mga taga-Korinto, pawang mga utos ng Panginoon. Kaya, hindi po kami nagkakamali, kundi ang naninira po sa kanya. Next question. Objection, Mr. Moderator. Ang tanong ko po ay 1 Corinto. Opo. 4 minutes and 5 seconds. Opo. Ang tanong ko po ay 1 Corinto, 7:12, hindi po 7:25. Ang tanong ko sa talatang ito, bro, dito sa talatang 7:12, ay sinabi mismo ni Pablo, ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon, sapagkat sinabi niya kanina, ay lahat doon ang sinasabi ni po Pablo ay galing sa Panginoon. Tutol ka ba sa talatang ito na ang sinasabi ni Pablo hindi sa Panginoon? Tutol or hindi tutol? Okay, eto ang sagot. Unang-una, hindi ko tinututulan yung Biblia. Ang tinututulan ko, yung maling paggamit mo. For correction, walang nakalagay sa 1 Corinto 1:12. Wala akong nakalagay po dyan sa bagay na sinasabi mo. Ang baka yung tinutukoy mo, ibang talata. 1 Corinto 7:25 siguro yan. Kaya, by correction, wala akong nakalagay sa talata na ginamit mo, yung 1 Corinto 1:12, patungkol sa mga ipinapahayag mo. Walang ganong nakasulat. Mr. Ruth, okay, ang tanong ko po ay 7:12 po. Kanina pa ako nag-7:12 na 1 Corinto 7:12 yung talata. So, ang talata ay 7:12. Apo, ang talata po dito, napakaliwanag po, maliwanag pa sa sikat ng araw, sabi sa talata. Brother PJ, sabutin na natin siya. Ang oras mo, 3 minutes and 10 seconds. Sabutin na natin siya. Okay, go ahead. Brother. Okay, ang binasa mo 7:12. Hindi pa po tapos, pinuputol mo. Sa 25, ang sabi po dito, siya ay nagkamit ng habag na mula sa Panginoon na mapagkakatiwalaan. Kaya ang sabi niya sa 14:37, kung iniisip ng isang propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na isinusulat ko sa inyo na pawang utos ng Panginoon. Utos yun ng Panginoon. Yung sinabi niya, yung sinalita ng Panginoon nung nasa lupa pa. Kaya yung pahayag niya is bagong revelation. Utos pa rin yun ng Panginoon. Hindi yung galing sa kanya lang. Next question. Okay, iwanan na kita dyan. Okay, so okay. Balikan ko yung sabi mo kanina na wala akong referensya. Okay. Mayroong ka bang referensya na ang Lucas o ang Gawa ay sulat ni Lucas? Mayroong ka bang referensya, bro, na sinabi sa referensya na ang Gawa ay sulat ni Lucas? Verbatim, sa referensya mo. Okay, referensya. Ayan, oh. Oh, Lucas. Oh, referensya ha. Di pa tapos oras ko, wait lang. Referensya ang hinahanap mo. Oh, Lucas. Lucas yan, oh, Brad, Lucas, hindi yan Pablo. Ang layo naman sa Pablo niyan. Oh, kaya Lucas yan. Huwag mo nang ibahin. Lucas na nga ang sinabi, babaguhin mo pa.
Okay. Oh. Okay. Sunod na tanong. Nakalagay ba dyan sa Lucas na pinapakita mo yung salitang ang gawa ay sulat ni Lucas? Nakalagay ba dyan, bro? Mayroon? Okay. Yung nakalagay dito, Ebanghelyo ni Lucas. At yung Ebanghelyo ni Lucas, ito mismo yung aklat ng mga gawa. Mayroon pa bang intindihin yan? Kapag binasa mo yan tuloy-tuloy, yan mismo yung aklat ng mga gawa. Kaya yung Lucas, yung aklat ng mga gawa, si Lucas ang sumulat niyan. Ayan o Lucas, hindi yan Pablo, Lucas. At hindi siya sekretary niya sa pagsulat ng aklat ng mga gawa. Yan po ay imbento lang po ng mira kay Apostol Pablo. Next question. Last question. Okay. So tanggap mo ba, kapatid na Rimbungkada, na ang mga salita ni Pablo ay batay sa kanyang opinion? Yes or no? Okay. Ayon sa kanya, yung kanyang pahayag, si Kristo kasi may itinuro nung si Kristo ay nasa lupa pa. Kaya si Apostol Pablo may bagong kapahayagan. Kaya nga ang sabi niya, kung iniisip ni naman na siya'y propeta ayon sa Espiritu, ay kilalanin ang mga bagay na sa inyo isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Yung binabanggit mo, yung sinalita ni Kristo nung siya'y nasa lupa pa. Ang bago is yung sulat niya. Time na po. Salamat. Pasensya na po. So, thank you, kapatid. Alright. Biting kayo, dalawa. Okay. So, salamat po. 10 minutes cross examination. Okay. Brother TJ. Tama bang pronounce ko, TJ? TJ. Ang first question ko, ginamit mo yung Roma Kapitulo 3, talatang 7, na sabi mo si Pablo sinungaling. Kanina, gumamit ka ng translation, Magandang Balita Biblia. Ang tanong, sa verse 8 na Magandang Balita Biblia, Roma Kapitulo 7, talatang 8, ano nakalagay? Hindi ko po ginamit yun, batay sa tanong kung ano ang ginamit, Mr. Moderator. Hindi ko po ginamit yung 8. Ang ginamit ko po ay 7. Kaya counter. Magtatanong niya sa kung ano aking ginamit. Counter. Wala namang objection. Next question. Hindi, nag-object siya, di ba? Wala objection, sinabi lang niya, hindi niya ginamit yon. So, okay. Yung verse 8 na hindi mo ginamit, ang sabi dito, ganyan daw ang itinuturo namin, sabi ng mga naninira sa amin. Tanong, tinago mo ito o hindi? Hindi ko tinago yan, kasi hindi ko naman binasa eh. Pero kung binasa ko yun, tapos iniba ko yung sentence, yun ang itinatago. So next question please. Okay. Ginamit mo yung verse 7. Wala naman tayong napag-usapan na bawal tayong magtanong sa bagay na hindi mo ginamit as long as nasa paksa. Ginamit mo kasi yung verse 7. Kaugnay niya yung verse 8. Sa saling Magandang Balita Biblia, ano ang nakalagay sa verse 8? Okay, basahin ko lang bro. Basahin natin. Oh. Okay. Stop the time mo na bro. Pwede ba stop the time? Sige, pagbasa, stop natin ang time. Request yan eh. Parang request yan. Pinapabasa ako. Okay, go ahead. Okay. Sabi dito, kung ganyan, bakit nga hindi natin sabihin gumawa tayo ng mga masama kung mabuti naman ang magiging bunga noon? Oh. Napasa ko. Tuloy. Ay, tuloy. Hindi pa tapos 'yan. Okay, nabasa ko na kapatid. So, hindi pa po tapos. Verse 8 po. Verse 8 po ang tinatanong ko. Binasa niyo po kalahati lang ng verse 8. Tanong lang po siya, wag niya po kong diktaan. Dapat hindi ka pumayag na pababasahin ka. Kaya nga eh. Okay, so kung ano po yung babasahin ko, binasa ko na po. Alright, kasi ang tanong niya na pwede mong basahin yung nasa verse 8. Ngayon, kung ayaw mo naman pumayag, di sana hindi mo binasa. Okay, Brother Ray, next question. Okay, yung binasa mo na verse 8, putol o hindi putol? Okay, so hindi putol yung binasa ko, kapatid, no? Hindi po putol-putol yung aking binasa. Pero hindi ko lang siya pinagpatuloy kasi mahaba ito eh. Sorry. So, yung aking pagbabasa, hindi putol-putol, hindi laktaw-laktaw. Ngunit hindi ko lang patuloy kasi mahaba ito eh. Next question please. Okay. Sunod na tanong. Nung binasa mo yung verse 8, hindi mo itinuloy sa salitang ganyan daw ang itinuro namin, sabi ng naninira sa amin. Tanong, sinadya mong hindi ituloy o nakalimutan mo lang? Hindi ko lang itinuloy kasi mahaba eh. Okay. So ang gusto kong maipahiwatig bro, ang ginamit kong talata sa 7, maliwanag sa sabi niya, kung sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay lalong lumilitaw ang kaluwalhatihan ng Diyos. So ito po ay binanggit mismo ni Pablo sa kanyang bibig na mayroon siyang kasinungalingan. So next question please. Okay. Binasa mo yung verse 7.
Pero sinabi niya rin yung verse 8 na ganyan daw ang itinuturo, sabi ng naninira sa amin. Tanong, pag binasa mo ba yung kasunod na talata, mababasa mo ba yung mga salitang ganyan daw ang itinuro namin, sabi ng mga naninira sa amin, may ganyan na nakalagay o wala? Ah, mayroon. Yun. Pero tumutukoy dito puro kami, hindi po kami. Oh, yun. Oh, hindi po kami. Kundi kami ay nagpapahiwatig lamang ng katotohanan. Oh. Na itong si Pablo dapat mong paniwalaan ay tinututulan po ito ni Kristo. Tuturuan mo si Kristo, sabi ni Kristo, oh, dito sa Mateo, Mateo 5:20, na kung ang pagsunod mo ay katulad ng pagsunod ni Pablo or Pariseo, ay wala kang magiging ikaw ay hindi magtatamo ng kaligtasan sa kalangitan, kapatid na rin mong kana. Next question. Okay. Okay na. Bitawan na kita dyan, kapatid. Next question. Sinabi mo kanina, sa aklat ng Galacia, dalawa lang, lumabas sa bibig mo, dalawa lang ang itinuro ni Pablo na anak ni Abraham. Tanong, may nakalagay ba sa Galacia na kinut mo na sinabi ni Pablo, dalawa lang ang anak ni Abraham? Mayroon. Dalawang lalaki. Ibig sabihin, teka lang, Mr. Moderator. Okay. Oh. Na-excite na naman, sorry. Sorry kapatid. Okay. Next slide. 5 minutes and 24 seconds. Okay, basa. Arimong kada. Brother TJ, makinig po muna kayo. Ang oras ay 5 minutes and 24 seconds. Ulitin natin ha. Brother Rain, pag sumasagot si Brother TJ, huwag kang mag-interrupt. At Brother TJ, kung narinig mo yung tanong niya, ang tanong niya kung may mababasa na dalawa lang ang anak ni Abraham. Sagot po. Pakinggan natin. Sir Moderator, i-clear ko lang po. I-clear ko lang yung question. I-clear ko lang, Mr. Moderator. Kasi ang sabi niya, ulitin ko lang yung question para maayos na yung sagot niya. Siya mismo ang nagsabi, recorded yan, mapapanood yan dito, na sinabi daw ni Pablo na dalawa lang ang anak ni Abraham. Kaya ang question ko sa kanya, may mababasa ba sa Galacia na kinote niya na sinabi ni Pablo, dalawa lang ang anak ni Abraham? May sagot, Brother J, 5 minutes. Mr. Moderator, technical masyado yung tanong niya eh. Kasi ang binanggit ko kanina is, dalawa lang eh. Technical masyado. Lilagay mo sa aking bibig ang bagay na hindi ko naman binabitawan. Sabi ko sa talata, binasa ko po kanina eh. Sabi dito, si Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalaki. So sumatotal, pag dalawang lalaki, hindi tatlo. Oh, pag sinabing dalawa, hindi po yung tatlo, kapatid na Raymond Kada, hindi po apat, dalawa. Kaya batay po kay Pablo ay may dalawa ang anak ni Abraham. Kaya sablay po si Pablo dito eh. Hindi niya alam kung ano ang naging kasaysayan po ni Abraham. Kasi kung titingnan po natin ang mga talata, is siyam o walo ang kanyang anak? Next question, bro. Okay, next question. Sinabi mo, recorded yan, sinabi daw ni Pablo na dalawa lang ang anak ni Abraham, sabi ni Pablo. Ngayon, sinasabi mong hindi mo sinabi. Tanong, itinatanggi mo na ba na sinabi mong sinabi ni Pablo, dalawa lang ang anak ni Abraham? Itinatanggi mo na ba o hindi? Kapatid, wala akong nasabi. Binasa ko lang ang talata kanina, bro. Wala akong statement na ganyan sa iyong, huwag mo ilagay sa aking bibig. Bumawi ka lang sa sunod. Okay. So, sir, binasa ko lang, bro, kasi wala namang lang dito sa binasa ko. Eh. Binasa kong talata na ito. Sabi, ay nagkaanak ng dalawa. Objection, Mr. Moderator. What's objection? Sorry, brada, mag-object ako. Kasi hindi ko tinatanong yung binasa mo. Sinabi ko, nagbatay sa aklat ng Galacia na ginamit mo. Tapos, meron kang paliwanag. Yun yung tinatanong ko. Sa paliwanag mo, sinabi mo na si Pablo, sinabi niya na si Abraham ay dalawa lang ang anak. Lumabas sa bibig mo yan. Yan po yung itinatanong ko, hindi yung talatang binasa mo. Okay. Yan po yung objection ko. Okay. So batay sa ating pagpapaliwanag, hindi batay sa mababasa. So tatanggapin ko yan dahil sa aking pagpapaliwanag na si Abraham, batay kay Pablo, ay dalawa lang ang naging anak nito. So wala kang mababasang talata mismo sa bibig ni Pablo sa kanyang sulat na nagkaroon ito ng iba pang anak batay sa except sa dalawang ito eh. So automatically, batay sa mga pahayag ni Pablo, hindi niya nabanggit yung iba pang anak ni Abraham. Oh, hindi niya nabanggit eh. O sina Jimran, Jackson, Midan, Midian, Itbak, ito hindi niya nabanggit na anak ni Abraham. Ibig sabihin next question. Thank you. Okay, next question. So malinaw na ako doon, umamin ka na eh. Sinabi mo na yung sulat ni Apostol Pedro, yung ikalawang Pedro na kinut ko, sabi mo, sulat ni Apostol Pablo. Ang tanong,
Saan ho mababasa sa ikalawang Pedro na sinabi ng author ng sumulat na ang sumulat nito ay akong si Apostol Pablo? Okay, wala tayong mababasang verbatim, kapatid. Oh, kasi ang ating hindi naman lahat ng ating bibitawan salita ay nakasulat sa Biblia eh. Kasi kung puro lang talata ang bibitawan nating salita, wag na tayong bumati kasi wala namang nakasulat dito eh. Oh. So, 'yun po ay kalangkapan batay sa ating pag-aaral kahit paka sa mga lahat ng nanonood, no? Lahat ng nagbabasa ng Biblia alam ito. Ewan ko lang kung alam mo itong story na ito. Ang first ang unang Pedro ay ito po ay sulat po ni Pablo batay ho sa mga scholar. Pero kung tatanungin mo ako mamaya sa resibo na 'yan, so hindi pa 'yan panahon ng paghanap ng Biblia. Okay, next question. Humihingi, nagbabanggit ka about sa resibo. Sabi mo batay sa mga scholar, inaamin na yung sumulat ng ikalawang Pedro ay si Pablo. Pwede ka bang magpakita ng sinasabi mong resibo na si Apostol Pablo batay sa mga scholar ang nagsulat ng ikalawang Pedro? Objection, Mr. Moderator, idaan mo sa tanong, yung ating hong nagtatanong, idaan sa tanong, sapagkat pag sinabi pong pwede, ay hindi po tanong yan, kahit mag-aral po kayo ng abugasya, kapatid, hindi po tanong yan. Brother, okay. Huwag ka na magpaliwa, address mo na lang sa akin. Sige. Idaan po niya sa tanong, Mr. Moderator. Okay, Brother Ray. Counter po, counter. Ang counter ko po, Pastor, bumanggit siya na batay daw sa mga eskola kung hihingian siya ng resibo. Natural, quest rights ko na hingiin yung sinasabi niya para to prove na nagsasabi siya ng totoo. Yun po yung counter ko. Okay, bali ganito, Brother Ray, ang tanong mo ay hanapin mo na lang saan, o di kaya ay i-rephrase mo na hanapin mo sa kanya. Okay, so, okay, refresh ko na lang. At least, hindi tayo magtatagal. Okay, okay. Tanong, ang paksa ang natin batay... Ang una, oras mo 1 minute and 30 seconds. Ang paksa natin batay sa Biblia at referensya. May binanggit ka na yung sulat na yung ikalawang Pedro na kinut ko ay sulat ni Pablo. Ang tanong, sinong scholar ang nagsabi na yung ikalawang Pedro ay sulat ni Pablo? Opo, dito po sa encyclopedia po, pag i-research po ninyo, lalabas po na ang unang Pedro po ay sulat po ni Pablo. Oh, so kung may reklamo ka dito sa Encyclopedia Britannica, nasa sayo yon. So next question, please. Pastor, pwede kong tingnan yung sinasabi niyang encyclopedia? Ano yan? Okay. Anong ano yan? Okay, Brother TJ, pwede ba may pakita natin yung... Mr. Moderator, ang trabaho mo ngayon ay magtatanong ka doon sa mga tanong nilatag ko. Hindi pa panahon ito ng paghahanap ka ng mga referensya. Kasi hindi... Brother TJ, ganito kasi yan. Nagbanggit ka doon sa sagot mo na Encyclopedia Britannica. So, i-confirm niya kung totoo yung sinabi mo doon. Pwede naman yun, Brother TJ, kasi... Okay, ang ano ko lang bro, research mo lang sa Encyclopedia patungkol sa unang Peter, kung kaninong sulat yan, lalabas yan bro. So napansin mo, Brother TJ, inutosan mo siya na mag-research ng sagot mo. Kasi debate nyo ito at question and answer, so ang burden of proof nasa iyo, Brother TJ, na ipakita mo yung tinanong niya sa iyo. Halimbawa, basahin mo na lang, kasi hindi mo naman may pakita sa screen, for the sake of our, to be fair lang. Kasi kung utosan mo siya, ikaw nga, ayaw mo mapautos sa kanya. So ipa-fair natin. Okay. Objection, Mr. Moderator, ang kanina... nagtatanong ako sa isang resibo, isang referensya patungkol sa salitang anong talata yung mababanggit yung Lucas ay sulat ito ni Lucas ang gawa. Pero hindi ko siya pinipilit kung wala siyang, kasi di ba wala namang, hindi ko siya pinipilit kasi ang sagot lang po niya, nagpapakita po siya ng talata, nagpapakita siya ng Biblia, pero dapat sana, Mr. Moderator, ay i-repress po ninyo yung tanong ko kanina, hindi ko po siya inahabol doon. Okay, ganito yan, Brother TJ, hindi ka naman nag-object sa akin. Ngayon, siguro, dahil lang next pinakita na lang. Naman niya yung pinakita naman niya. Kung hindi mo ipapakita, di mag-next question na lang tayo. Okay. Next question na lang, next question na lang, para kasi, hindi mabak. Pastor, ilang minutes pa po? 1 minute na lang, 50 seconds na lang. Oh, 50 kasi seconds, kasi pa isang tanong. Ay, nasa Google yata yung Brother Teddy, yung pinakita. Okay, so next question ko na, Brother Ray, kasi okay. 50 seconds na lang naman ang natira. Go ahead, okay, bro. Next question, Brother TJ. Tinututulan mo na si Apostol Pablo ay sugo ng Diyos. Batay sa Quran 36 verse 13 to 17, tafsir ni Ibn Al-Kathir. Ang sabi niya po dito, may tatlong sugo, ang ikatlo ay si Pablo. Tanong, tutol ka ba dito sa tafsir ni Ibn Kathir? Tutol ka ba dito na sinasabi niyang si Pablo ang ikatlong sugo ng Allah? Tutol ka o hindi? Tutol ako sa iyong pangunawa. Oo. Sapagkat ang talatang yan, kapatid, yung tafsir ni Ibn Kathir, hindi po yan niya istan, kundi kinut po niya yan sa isang nag-translate, nag-tafsir ng talatang chapter 36 verse 4 kay Suwayb. Kinut po niya yan na hindi po ibig sabihin yan ang kanyang istan.
Tulad halimbawa ng kanato po dito sa Marcos. Time na po. Sorry po. Ayan. Pasensya na po kayo. Running time. Thank you, thank you, thank you, brother. Salamat. Pasensya na po kayo.